Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal, mapagbiyaya at mahabaging amang Diyos, iniligtas mo po kami na namuhay sa paglabag at kasalanan at ginawa kaming mga banal na anak ng Diyos. Kaya't kami ay labis na nagpapasalamat sa biyayang ito. At bagaman kami ay mahina at may kakulangan, subalit hinawakan mo po kami sa pamamagitan ng hindi nagbabagong pag-ibig ng Panginoon at pinahintulutan mo kaming manatili sa church, ang katawan ni Kristo, at pinalakad mo kami sa salita at tinuturuan kami, ginagabayan at pinoprotektahan kami. Kaya't nagpapasalamat rin po kami sa biyaya na ito. Pinasasalamatan ka po namin sa pagpapahintulot mo sa aming mga brothers at sisters na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na magtipon dito upang magkaroon ng banal na fellowship ngayon. Sa sandaling ito, pakiusap, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maunawaan at makilala kung ano ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At kami po ay taimtim na nananalangin na ang salita ng Diyos na maipahayag sa amin na maging pakinabang para sa aming Christian life. At pakiusap, tulungan mo po kami upang maaliw, mapasigla at mapalakas ang amin pong puso. At pakitulungan mo po ang mga naligtas na kapatid na hindi nakadalo ngayon upang walang sino man sa kanila ang matisod, kundi mapuno nawa sila ng biyaya ng Diyos sa kanilang kinaroroonan. At sa mga nasa ilalim ng iba't ibang kapighatian, pagdurusa at kahirapan, ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, pakiusap, tulungan mo po ang bawat isa sa kanila at pakiusap, hawakan mo po sila na huwag panghinaan sa anumang sitwasyon. At tumingin lamang po sila sa Panginoon at umasa sa Panginoon at lumago ng higit pa sa espiritual. At pakiusap, samahan mo po ang pamilya ng mga missionary na isinugo sa pangalan ng Panginoon sa buong mundo. Pakiusap, punuan mo po sila ng kinakailangan nilang biyaya sa kanilang katawan at espiritu. Pagkalooban mo po ng kapangyarihan ng mga missionary at lahat ng brothers and sisters na kasama nila at tulungan mo po sila na maipangaral ang ebanghelyo ng Diyos ng may katapangan upang mapalawak ang nasasakupan ng ebanghelyo ng higit upang maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas at luwalhatiin ang Panginoon. Sa sandaling ito, kami lubos na umaasa sa iyo, Panginoon, na sumasa amin. At pakiusap, samahan mo po ang mission team kasama ni Pastor Johan Rhee sa missionary journey sa Japan. Tulungan mo po sila na maitayo ang iglesia ng matatag at itayo ang mga banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa Panginoon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Tingnan po natin sa Mateo chapter 18. Mateo chapter 18. Mula verse 1 hanggang verse 5. Verse 1 hanggang 5. Hindi po ito mahaba, kaya magbasa tayo ng sama-sama ng dahan-dahan. Nang oras na iyon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin." Hanggang dito po. Ang atin pong senior pastor ay kasama sa Japan Mission ngayon. Bukas pa po siya babalik, kaya pakiusap, ipanalangin po natin yung bagay na ito hanggang sa pagbalik niya. Ang buwan ng Mayo, ang buwan ng pamilya at ang choir team rin ay umawit ngayon ng tungkol sa pamilya. Hindi angkop na ipaliwanag ko ang tungkol sa pamilya. Sa tingin ko, siguro sa pagbalik ni Pastor, siya ang magbabahagi ng sermon patungkol po sa pamilya. Dito sa chapter 18, sa verse 1, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?
Ang mga alagad ay nagtanong kay Jesus, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Papaliwanag ko po ang tungkol sa paksang ito ngayon. Nang tanungin ng mga alagad si Jesus, sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sumagot si Jesus sa kanila, nang magkagayo tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At sumagot si Jesus, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Gaya nito, meron siyang dalawang sinabi. Gaya po nito, meron siyang dalawang sagot. Dalawang sagot po. Kahit na ito ay binigyang diin, wala pong problema. Ang mga pangunahing talatang ito ay napakahalagang paksa sa Biblia. Ang mga alagad ni Jesus ay nagtanong ng isang bagay kay Jesus. Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ngunit sumagot si Jesus sa kanila ng dalawang sagot. Ipinapaliwanag niya ang tungkol sa pagpasok sa langit. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. At tungkol po dito, ang sino mang papasok sa langit ay magiging pinakadakila doon sa langit. Kahit na tinanong nila si Jesus tungkol sa isang bagay lamang, subalit sinagot sila ni Jesus sa pamamagitan ng dalawang sagot. Ang pagpasok po sa langit ay may kaugnayan sa kaligtasan. Ngunit ito rin ay may kaugnayan sa kaluwalhatian na ang sinumang pumasok sa langit ay magiging dakila. Bali kaligtasan at kaluwalhatian. Ang dalawang bagay na ito ay napakahalagang pangunahing katuruan sa Biblia. At ang ipinaliwanag ni Jesus, nang ipaliwanag ni Jesus ang tungkol sa dalawang bagay na ito, kaligtasan at kaluwalhatian, binanggit niya muna ang tungkol sa kaligtasan sa halip na kaluwalhatian. Ibig sabihin nito, sinabi ni Jesus na dapat munang lutasin ng mga tao ang usapin ng kaligtasan sa halip na ang usapin ng kaluwalhatian. Kaligtasan at kaluwalhatian. Sinabi niya na ang tao ay dapat na maging mapagpakumbaba upang makamtan ang dalawang bagay na ito ng magkasama. Sino mang mapagpakumbaba na gaya ng mga bata ay maaaring makapasok sa langit. At ang sino mang mapagpakumbaba na tulad sa mga bata ay maaaring maging pinakadakila sa langit. Masasabi natin na ang pangunahing nilalaman ng Mateo chapter 18 ay pagpapakababa at pagtataas. Ang pagpapakababa ay pagpapakumbaba. Ibinababa ang sarili at ang palalong diwa naman ay ang pagmamataas. Kaya may papaliwanag po natin ang lahat ng ito dito po sa Mateo chapter 18. Kaya nga, nais kong pag-aralan ng detalyado ang paksang ito sa ngayon. Una sa lahat, kaligtasan at kaluwalhatian. Ito ang pinakamahalagang pangunahing nilalaman sa buong Biblia. Mahalaga rin po ito sa atin. Napakahalaga na ang isang tao ay maligtas at magkaroon ng kwalipikasyon upang makapasok sa langit at pagkatapos po nito ay ang magkaroon siya ng kaluwalhatian. Ang simula ng bagong tipan ay ang Mateo chapter 1 verse 1. Kaya tingnan po natin sa Mateo chapter 1 verse 1. Bali, pakibookmark po ang chapter na ito tapos buksan natin ang Mateo chapter 1. Mateo chapter 1 verse 1. Basahin po natin ang sabay. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Si Jesus ay dumating bilang ina po ni Abraham at David. Ganito ang sinasabi ng Biblia dito. Bakit si Jesus ay dumating bilang ina po ni Abraham at ina po ni David? Si Abraham ang kinatawan ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sa Genesis chapter 15 sa verse 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito ay ibinilang na katwiran sa kanya. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ipinangako ang tungkol sa Mesiyas.
Itinuring po ng Diyos na ang kanyang pananampalataya ay matuwid. Ibig sabihin na siya ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan mula Abram ay naging Abraham. Ang ibig sabihin ng Abram ay ama o ninuno. Ang ibig sabihin naman ng Abraham ay ninuno ng mga bansa sa mundo. Ang ama ng mga bansa sa mundo. Tama po. Kaya si Abraham ang kinatawan ng lahat ng mga naligtas na tao na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At si David ang maluwalhating hari na nakamit ang United Kingdom ng Israel. Ang dahilan kung bakit si Jesus ay ina po nina Abraham at David ay ito'y upang bigyan tayo ng kaligtasan na ibinigay kay Abraham at upang bigyan tayo ng kaluwalhatian na ibinigay kay David. Kaya si Jesus ay naging ina po nina Abraham at David. Kaya ang simula ng bagong tipan ay nagsasabi tungkol dito sa atin at ang buong Bible ay nagsasabi sa atin tungkol sa kaligtasan at kaluwalhatian. Kaya patungkol po sa sinabi sa atin ng Bible na ang kaligtasan at kaluwalhatian ay mahalagang paksa, sabi po ni David sa Awit chapter 62 verse 7 na nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ng aking lakas, ang Diyos ang aking kanlungan. Ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos at kayo din ang kaluwalhatian. Ang kaligtasan at ang kaluwalhatian ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan kapag ang isang tao ay may pananampalataya at ang Diyos ay nagbibigay ng kaluwalhatian kapag ang isang tao ay namumuhay ng mapagpakumbaba na may tapat na buhay. Kaya ikalawang Timoteo 2 verse 10, kaya ang aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Jesucristo na may kaluwalhatiang walang hanggan. Mga hinirang, ito'y tungkol sa mga Israelita. Si Pablo ay tinawag upang maging apostol para sa mga hintil. Subalit, kahit saan siya magpunta, yamang siya isang Hudyo, masidhi pa rin niyang ninanais na maligtas ang kanyang mga kababayan. Kaya ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, una sa lahat ay sa sinagoga ng mga Hudyo. Subalit ang mga Hudyo ay tinanggihan at sinalungat ang Ebanghelyong ipinahayag ni Pablo. Siya ay pinalayas at pinagbabato. Meron ding 40 katao ang namanata na hindi kakain o iinom hanggang sa mapatay nila si Apostol Pablo. Hindi sila kakain o iinom hanggang mapatay nila si Pablo. Kaya ang mga Israelita ay patuloy na nakipagtalo kay Pablo at inusig si Pablo at pinahirapan siya sa iba't ibang dahilan. Subalit iniis ito ni Pablo sa loob ng mahabang panahon para lamang sa mga Hudyo. Ang dahilan ay upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Ito ay para sa kaligtasan at kaluwalhatian. Nais niyang magkaroon ang mga hintil at ang lahat ng mga tao ng kaligtasan at ng kaluwalhatian. At maging para sa mga Hudyo, si Pablo ay nagtiis ng mahabang panahon para lamang magkaroon din sila ng kaligtasan at kaluwalhatian. Lahat ng tao, mga ina po ni Adan, ay nakatadhana na makatanggap ng kahatulan at pumasok sa walang hanggang impyerno dahil sa kasalanan na mayroon tayo. Hindi lamang sa maaari tayong mapunta sa impyerno, kundi mahalagang bagay ay yung mahalagang bagay ay mawawala sa mga tao. Ito po yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaaring isulat din ito ng ganito, yamang ang lahat ay nagkasala at nahulog sa impyerno. Sa halip ay sinabi, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, nawala sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Jesus ay dumating dito sa mundo upang lutasin ang lahat ng ating problema sa kasalanan. Hindi lamang niya tayo iniligtas mula sa impyerno, kundi nais din niya na bigyan tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang nais niyang ibigay sa atin ay ang mas mahalaga kaysa kaligtasan. Ito ay ang kaluwalhatian. Gayunpaman, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan upang makapasok sa langit. Gayun din ang kanyang kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay si Jesus doon sa krus. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2. Sa verse 10. Hebreo chapter 2 verse 10. Basahin po natin ang sabay.
sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Na para sa Kanya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay, ibig sabihin ay nilikha Niya ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay, ibig sabihin para kay Jesus ang layunin ng lahat ng mga bagay, para kay Jesus. Ang layunin ng paglikha ng lahat ng mga bagay ay para kay Jesus. Nilikha ni Jesus ang lahat ng mga bagay. At ang layunin ng paglikha ay para lahat kay Jesus. Kaya para kay Jesus. Subalit, Siya ay ipinako sa krus. Nagdusa at nagdanak ng dugo. Ang dahilan ng mga ito ay upang dalhin ang maraming anak saan po? Sa kaluwalhatian. Maging sa talatang ito ay naisulat ng ganito, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Hindi lamang upang iligtas tayo mula sa impyerno o bigyan ng kaligtasan. Kaya ang layunin kung bakit Niya iniligtas ang bawat isa sa atin ay para sa kaluwalhatian. Kaligtasan at kaluwalhatian. Ang dalawang ito ang sentro ng Biblia mula Genesis hanggang sa Apokalipsis. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin makamit ang kapatawaran at maligtas ng may katiyakan. Hindi lamang iyon kundi sila mismong naligtas ay nagnanais din na mabigyan sila ng Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya ito ay malinaw na dapat silang mamuhay sa buhay na naghahanap ng kaluwalhatian at makuha ito. Kaya ngayon, sa pagitan ng kaligtasan at kaluwalhatian, ay nagtanong ang mga alagad patungkol sa kaluwalhatian. Gayunpaman, ito ay totoo na si Jesus ay nagbigay muna ng kasagutan para sa kaligtasan. Balikan po natin yung Mateo chapter 18. Babasahin ko pong muli yung verse 1, 18 verse 1. Nang oras na iyon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapaso sa kaharian ng langit." Nang walang pag-aalinlangan, ang mga alagad ay nagtanong ng may kinalaman sa kaluwalhatian. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sa langit, mayroong dakila at mayroong hamak. May mga taong nakatanggap ng dakilang kaluwalhatian sa langit, samantalang may mga tao rin na nakatanggap ng maliit na kaluwalhatian sa langit. Tiyak na mayroong pagkakaiba ng kaluwalhatian sa langit. Ngayon, nang sila'y magtanong tungkol sa kaluwalhatian, sabi ni Jesus, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may? Sinabi ni Jesus, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit? Kaya una niyang sinagot ang patungkol sa kaligtasan upang makapasok sa langit. Sapagkat maraming tao ang nag-aakala na sila'y makakapasok sa langit kahit sila ay hindi ligtas o kaya inaakala din nila na sila ay kwalipikado na makapasok sa langit. At nag-iisip na makakatanggap ng kaluwalhatian. Nag-iisip sila ng ganito. Kaya nilinaw ni Jesus na dapat munang malutas ng bawat tao ang alin? Ang problema sa kaligtasan. Mga kapatid, nang kayo ay naligtas, nagkaroon kayo ng kwalifikasyon na makapasok sa kaharian ng langit. Tama po ba? Tama po ba? At mayroong pagkakaiba pagdating sa kaluwalhatian sa langit, sa kaharian ng langit, na nakadepende sa kung anong klase ng pamumuhay ang ipinamuhay ninyo pagkatapos na maligtas. Nalalaman ninyo na kailangan muna natin pumasok sa makipot na pintuan upang makapagpatuloy tayo sa makipot na daan. Napaka-imposible sa isang tao na hindi man lang nakapasok sa makipot na pintuan, subalit nagnanais lumakad sa makipot na daan. Ang Diyos ay ang hukom at lahat ng mula kay Adan ay bilanggo. Dapat muna kayong maligtas at magkaroon ng kwalifikasyong maging mga anak ng Diyos.
ang tao na nagkaroon ng kwalipikasyon na maging anak ng Diyos ay kayang mamuhay na gaya ng anak ng Diyos. Lahat ng mula kay Adan ay makasalanan. Kaya una, dapat muna ninyong matanggap ang kaligtasan at makakuha ng kwalipikasyon ng pagiging isang taong matuwid upang ang makasalanan ay maging taong matuwid. Upang ang taong matuwid ay makapamuhay gaya ng taong matuwid. Lahat ng mula kay Adan ay masamang puno. Kapag ang isang masamang puno ay naligtas, ito ay nagiging mabuting puno. Kailangan muna ninyong maging mabuting puno upang mamunga ng mabuti. Bawat tao na mula kay Adan ay nawala ang relasyon sa Diyos, sila ay patay. Nang matanggap ninyo ang kaligtasan, ang Espiritu Santo ay dumating sa inyong kaluluwa. Ito ay nang matanggap ninyo ang buhay ng Diyos, ang inyong kaluluwa ay nabuhay. Maaaring makapamuhay na nagbubunga at meron ang pagsunod. Gayunpaman, gaya na sa panahon ni Jesus, maraming tao pa rin ang inuunang isipin ng tungkol sa kaluwalhatian kahit na hindi pa nila nasusolusyonan ang usapin patungkol sa kaligtasan sa pagpasok sa langit. Kaya sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Inuuna po nila ang tungkol sa kaluwalhatian at ito po ay hindi matuwid. Ang dahilan kung bakit unang binanggit ni Jesus ang tungkol sa kaligtasan, ibig sabihin ng pagpasok sa langit ay upang sabihin sa atin na dapat muna nating masolusyonan ang problema natin sa pagpasok sa langit. Kaya sa kanila ng mga hindi paligtas subalit nagdanais mamuhay para sa kaluwalhatian, ito ay gaya ng mga taong hindi nakapasok sa makipot na pintuan subalit nagsisikap na lumakad sa makipot na daan. Hindi pat ito'y gaya rin ng isang tao na kailanman ay hindi naging anak subalit nagsisikap na mabuhay bilang anak ng isang tao. Ito'y gaya rin ng isang tao na hindi malang naabot ang mga kwalipikasyon ng isang taong matuwid subalit nagsisikap na mabuhay na gaya ng isang taong matuwid. Ito'y gaya ng isang tao na hindi naging mabuting puno subalit nagsisikap na mabunga ng mabuting bunga mula sa masasamang bunga. Ito ay gaya rin ng isang tao na hindi nakatanggap ng buhay ng Diyos subalit nagsisikap na lumago at sumunod. Ito ay imposible. Gayunman, lahat ng tao na mula kay Adan ay dapat na makasigurado tungkol sa usapin ng kaligtasan. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan napakalapit na ng ikalawang pagdating ni Jesus. Dapat tanungin ng bawat isa ang kanilang sarili patungkol sa bagay na ito. Ligtas na nga ba talaga ako? Nakuha ko na ba talaga ang kwalipikasyon na sigurado ako makakapunta sa langit? Dinadaya ko lang ba ang sarili ko? Ano kaya? Ako kaya ay nadaya? Dapat ninyong pag-isipan ang tungkol dito. Sapagkat kapag dumating na ang Panginoon, wala na kayong pagkakataon pa. Wala na. Ang panahon ng kanyang pagdating ay malapit na. Sa oras na ito, kapag siya ay malapit na dumating, dapat nating pag-isipan ng maseryoso ang tungkol sa ating espiritual na problema at tungkol sa kaligtasan at pagbulayan po natin ng maigi ang tungkol sa problema ng kaligtasan. Ito'y para sa mga tao na wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay. Kung walang anumang pagbabago sa buhay, subalit nagsasabi, ako ay ligtas, marahil dinadaya ninyo ang inyong sarili o marahil kayo ay nadaya. Dapat ninyo itong pag-isipan ng mas malalim. Kaya sa ikalawang Korinto 13, talatang 5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban kayo'y nabigo sa pagsubok? Siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Subukin ninyo ang inyong sarili. Ito ang sinasabi ng Biblia. Sa pamamagitan ng ano ninyo sinisiyasat at sinusubok ang inyong sarili. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang tanging bagay na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang salita. Sa pamamagitan ng salita, dapat nating siyasatin ang ating sarili. Natanggap ko ba talaga ang kaligtasan ayon sa salita? Natanggap ko na ba ang kwalipikasyon na makapasok sa langit sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Naligtas na ba ako sa pamamagitan ng salita? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Maalibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito ang sinabi ni Jesus. Tama po ba? Bakit sinabi ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Korinto na siyasatin ang kanilang pananampalataya at subukin ang kanilang sarili? Alam niyo mga kapatid, sa mga tao na hindi sumasampalataya, maaari natin sabihin sa kanila na sumampalataya. Si Apostol Pablo ay nagduda sa pananampalataya ng mga kapatid sa Iglesia ng Korinto sapagkat mayroong paninibugo pagtatalo-talo sa Iglesia ng Korinto. At ang Iglesia ng Korinto sa 1 Korinto chapter 5 ay may nakagawa ng pakikiapid. Tama po ba? Mayroong mga tao na hindi nagsisi pagkatapos na makagawa ng pakikiapid. Sa kalagitnaan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Korinto, sa loob ng Iglesia, mayroon ding pagtatalo-talo dahil sa kanilang pansariling mga interes at kaisipan. Dapat nilang solusyonan ang problema sa loob ng Iglesia. Gayunpaman, nagtungo sila sa hukuman ng sanlibutan ito upang solusyonan ito.
Ang kaayusan sa iglesia ng Korinto ay nagulo. Ang Diyos ay nagbigay ng mga utos, subalit ang mga utos na iyon ay hindi nasunod. Gayun din naman, sa tuwing nakakatanggap sila ng biyaya, sila ay nagiging mayabang at mapagmataas. Nang makita ni Pablo ang mga bagay na ito sa iglesia ng Korinto, nagkaroon siya ng pagdududa. Kaya sinabi niya siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili, kung kayo ay nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kaya sa Biblia, maraming binabanggit patungkol sa peking pananampalataya, hindi po ba? Tama po? Sa 1 Timoteo chapter 1 verse 19, mayroong nakaranas ng pagkawasak ng barko pagdating sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, kapag ang isang barko ay nawasak, ang mga tao sa loob ng barko ay mamamatay. Mamamatay, tama po ba? Hindi po ba? Ang pagkawasak ng barko pagdating sa pananampalataya nangangahulugan na ang isang tao ay nagtakwil ng mabuting budhi. Kung ang isang tao ay mayroong mabuting pananampalataya, dapat mayroon din siyang mabuting budhi. Gayunpaman, kung siya ay matapang pagkatapos gumawa ng kasalanan, ito ay tumutukoy sa isang pananampalataya na tumanggi sa mabuting budhi, pananampalataya tungkol sa pagkawasak ng barko. Bukod pa dito sa 2 Timoteo 3 verse 8, sinasabi ang patungkol sa itinakwil na pananampalataya. Ano ito? Kung titinan po natin sa naunang talata sa 2 Timoteo, sa chapter 3 verse 5, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. May anyo ng isang taong mananampalataya, ngunit walang kapangyarihan dahil ang buhay ng Diyos ay wala sa loob. Kaya, na laging nag-aaral at kailan may hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kung siya ay kasama natin, nakikinig sila sa Bible Seminar, nag-aaral sila ng salita ng Diyos ng patuloy. Ngunit hindi siya nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ay nakakaawang sitwasyon. Bakit po ito nangyayari? Nakasaad po ito. Nakasaad po dito ang dahilan. Sinasabi na dahil sa masasama nilang pag-iisip, sinasabi ng Biblia ito na ito ay dahil mayroon silang kasakiman. Si Judas Iscariote, na sumunod kay Jesus sa loob ng 3 taon, ay nakinig sa sermon ni Jesus at naranasan ang kanyang kapangyarihan ng malapitan. Gayunpaman, bakit hindi naligtas si Judas Iscariote? Dahil mayroon siyang masamang puso, mayroon siyang kasakiman. Sa huli, hindi siya nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gayun din, ako po ay nag-aalala na maaaring mayroon ding mga tao na katulad niya sa atin pong kalagitnaan. Dahil dito, ipinagbili ni Judas Iscariote si Jesus dahil hindi siya binigyan ni Jesus ng pakinabang. Nais siyang tumanggap ng bagay na mahalaga sa mundong ito, ngunit hindi ito nangyari. Kaya sa huli, ipinagbili niya si Jesus sa 30 pirasong pilak. Kapag may problema sa church, ang mga taong palagi nag-aaral ngunit hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan ay ginagawang dahilan ang problema ng church upang gawin laban sa katotohanan. Kaya naman sinasabi ng Biblia na ito ay itinakwil na pananampalataya. Itinakwil na pananampalataya. Bilang karagdagan pa dito sa Santiago chapter 2 sa verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung walang gawa ay patay. Kung mayroong kasiguraduhan ng pananampalataya, maaaring mayroong mga kahinaan, pagkakamali at maling mga gawa. Gayunpaman, maging sa maliliit na bagay, magkakaroon ng gawain pagkatapos ng kaligtasan. Gayunpaman, kung walang gawa, kung gayon, ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya, gaya ng sinasabi ng Biblia. Ang patay na pananampalataya ay tumutukoy sa hindi ligtas na pananampalataya. Kaya nga sa Santiago chapter 2 sa verse 18, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at mayroon, at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa, di papakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Kaya normal na ang pananampalataya ay nagbubunga ng isang bagay sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga, nang ang mga alagad ay nagtanong sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit, sinabi ni Jesus na mayroong isang higit na mahalagang problema. Pangunahing problema na siyang problema sa kaligtasan. Kaya katotohanan sinasabi ko sa inyo, sinasabi katotohanan, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus na dapat ninyo munang malutas ang problemang ito. Makakapasok ba kayo sa kaharian ng langit o hindi? Bukod pa dito, kapag ang problema sa pagpasok sa kaharian ng langit ay nalutas na,
Dahil ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na, wala na tayong oras upang mabuhay pa para sa Kanya, at kung talagang may paraan para magkamit ng dakilang kaluwalhatian, aba, dapat tayong mamuhay para sa kaluwalhatiang iyon, na hinahanap ang kaluwalhatiang iyon. Tama po ba? Hindi ba? Nais ng Diyos na ibigay sa atin pareho ang kaligtasan at kaluwalhatian. Gayunpaman, kung matatanggap lamang natin ay isa at sasabihin ayos lang na hindi tumanggap ng kaluwalhatian, hindi ito angkop sa mga mata ng Diyos. Nais ng Panginoon na ibigay ang dalawang bagay, ang dahilan kung bakit niya tayo iniligtas sa iyo pang ibigay rin ang kaluwalhatian. Ngunit, sasabihin ba ninyo na hindi ko gusto ang kaluwalhatian? Hindi po ba kayo interesado sa kaluwalhatian? Ang pagkakaroon ng mga kaisipang ito ay nakakadismaya sa Diyos. Sa mga halimbawa na madalas na binabanggit ng ating pastor, sa isang department store, bumili ka ng dalawang bagay gamit ang maraming pera. Gayunpaman, nang dumating ka na sa bahay, napagtanto mo na isa lang pala ang nadala mo sa iyong bahay. Ayos lang na ako ay may isa lang nito. Hindi mo po sasabihin yan. Tiyak na tatawag ka at handang bumalik upa para kunin yung isang binili mo pa. Sa isang pamilya, mayroong dalawang anak. Ang pangalan ng isa ay kaligtasan at ang isa ay kaluwalhatian. Mayroong bang mga kapatid na pinangangalagaan ang kanilang mga anak ng ganito? Gayunpaman, nawala nila si kaluwalhatian sa daan. Kung gayon, ayos lang, mayroon naman akong kaligtasan. Nasabihin niyo ba ito? Tiyak na babalik kayo upang hanapin at babalik kasama si kaluwalhatian, tama ba? Nais ng Diyos na ibigay sa atin pareho ang kaligtasan at kaluwalhatian, ang dalawang mahalagang bagay na ito. Ang mga kapatid sa luma at bagong tipan ay umasa sa kaluwalhatian at namuhay ng isang buhay na naghahanap ng kaluwalhatian. Si Moises din ay tumingin sa kaluwalhatian. Gayon din ang ginawa ni Apostol Pablo. Hanapin natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo 11. Hebreo 11, verse 24 hanggang verse 26. Basahin po natin ng sabay. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ng gantimpala. Tumingin si Moises sa gantimpala sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ng gantimpala. Isinuko ni Moises ang tatlong bagay. Tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Ang pagiging anak ng anak na babae ni Faraon ay isang swerte na ibinigay sa kanya. Ito ay kanyang karangalan. Ito ay pagmamataas ng buhay. Ngunit isinuko ni Moises ang pagmamataas. Iyon ay pagiging anak ng prinsesa ng Faraon. At isinuko rin niya, isinuko rin po niya ang pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Ang tamasain ang mga lumilipas ng kasiyahan ng kasalanan ay hindi paggugol ng walang kabuluhan. Ito po yun. Ibig sabihin na ang mga Israelita ay nagdurusa sa Ehipto, ngunit siya ay namuhay sa palasyo ng komportable. Nangangahulugan ito na maaari niyang tamasahin ang mga pisikal na bagay nang wala pong abala. Kaya ito ay ang pagdanasa ng laman. Isinuko niya ito. At kanyang itinuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Kung nanatili siya sa kanyang posisyon, ay makakakuha siya ng maraming material at tatamasain ang pagnanasa ng mga mata. Ngunit isinuko niya. Isinuko niya ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata at ang pagmamataas sa buhay. At ang magdusa alang-alang kay Kristo, ito ay ang pagtanggap ng pagdurusa para kay Kristo. Ito yung pagdurusa bilang saksi na si Jesus ay darating dahil nasaksihan ni Moises na si Kristo po ay darating. Maaring mayroong pagdurusa na dapat tanggapin upang magpatotoo kay Kristo na darating. Tinanggap niya ang pagdurusa. Nais niya na magdusa kasama ang mga Israelita sa ilang. Ang dahilan ay dahil kanyang pinagtuunan ng pansin ng gantimpala. Anong gantimpala? Ito ay kaluwalhatian.
Namuhay si Moises na tumitingin sa kaluwalhatian. Upang makuha ang kaluwalhatian, isinuko niya ang pagnanasa ng laman sa sanlibutan, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamataas sa buhay na parang walang kabuluhan ng mga ito. Ito ang normal na buhay natin. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan at kaluwalhatian. Kapag hinahangad natin ang kaluwalhatian, ang Diyos ay malulugod. Tama po ba? Si Apostol Pablo ay pareho ni Moises. Sa Bagong Tipan, Filipos chapter 3. Buksan po natin, Filipos chapter 3. Verse 13 hanggang 14. 13 hanggang 14. Basahin natin, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ko pa inaaring naabot ko na. Sinasabi nito ang patungkol sa gantimpala. Isang bagay ang ginagawa ko. Ano po ito? Ibig sabihin nito na nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagpapatuloy ako, sabi niya. Nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa dakilang para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Isang bagay ang ginagawa ko ay ang sa gantimpala ng dakilang pagtawag. Tinawag ng Diyos si Pablo at ipinagkatiwala rin ng Diyos ang ministeryo at kapag ang mga minister ay tapat, magkakaroon ng mga gantimpala na ibibigay ng Diyos. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa dakilang para sa gantimpala ng dakilang pagtawag. Na nangangahulugan na si Pablo ay nagsusumika para sa isang bagay. Nabuhay si Pablo para sa gantimpala at hinangad ang gantimpala. Kaya mayroong isang bagay na dapat nating malaman dito. Kapag tayo ay namatay na, hindi na tayo tatanggap ng paghuhukom. Yung paghuhukom sa tronong puti. Hindi na natin tatanggapin ang paghuhukom ng tronong puti na tatanggapin ng mga hindi mananampalataya sa Apokalipsis chapter 20 verse 10 hanggang 15. Hindi na natin tatanggapin ang paghuhukom na patungo sa impyerno, ngunit isang mahalagang bagay na hindi natin dapat kalimutan na tatayo tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo na hahatulan kung ang gantimpala ay malaki o hindi. Kaya sa 2 Corinto chapter 5 verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ambigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ano po ang dahilan? Tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Ngunit ang hukuman ni Kristo, ito yung bima sa Griego. Ibig sabihin nito ay hukuman ng gantimpala na ibinibigay sa mga nanalo sa athletic games, mga paligsahan. Doon tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Kailangan nating maunawaan po yung katotohanan na tayo ay haharap sa hukuman na magpapasya kung ang gantimpala ay malaki o kung ang gantimpala ay maliit. Doon tayo ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Kaya kailangan maunawaan po natin ang katotohanan na tayo ay haharap sa hukuman na magpapasya kung malaki ba o maliit ang gantimpala natin. Sa sandaling iyon, ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Tayo ay naligtas, binili ng Panginoon ang ating katawan ng isang halaga. Hinatulan ng Diyos ang lahat ng mga bagay ng eksakto patungkol sa kung paano tayo nabuhay sa ating katawan at nagkaroon ng mga pagsisikap at mga sakripisyo sa ating katawan at magbibigay siya ng gantimpala sa bawat tao. Kaya nga sa 1 Corinto chapter 3 verse 10 hanggang 15, ang Kristiyanong pamumuhay ay itinalinghaga sa pagtatayo ng isang bahay. Kapag tayo nagtatayo, mayroong dalawang uri ng bagay. Isa ay ang pagkakaroon ng pundasyon at ang isa ay ang pagtatayo ng bahay sa pundasyon na ang bawat tao ay naligtas upang ihanda ang pundasyon na tinatawag na Kristo. Ngayon, ang pagkakaroon ng Kristiyanong pamumuhay sa pundasyon na tinatawag na Kristo ay ang pagtatayo ng bahay.
Mayroong dalawang uri ng materyales, tama po? Ang isa ay nagtayo gamit po nagtayo nito gamit ang ginto, pilak at mahalagang bato. Ang iba naman ay gamit ang kahoy, dayami at pinagapasan. Ang pagtatayo gamit ang kahoy, dayami at pinagapasan ay pamumuhay para sa laman. Ang pagtatayo gamit ang ginto, pilak at mahalagang bato ay pamumuhay para sa spiritual na mga bagay ayon sa kalooban at ayon sa salita ng Diyos. Kaya ang araw ang magbubunyag nito. Kailan ang araw na ito? Ang araw na ang Panginoon ay muling bumalik, muling dumating upang ipahayag ang gawain ay magiging malinaw ang pagsusuri tungkol sa mga gawa na ginawa niya kung paano siya namuhay. Ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. Sabi po ng Biblia, walang anumang matitira dahil ang kahoy, dayami at pinagapasan ay matutupok. Ngunit ang ginto, pilak at mahalagang bato ay mananatili. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya naman ay malulugi. Sinasabi ng Biblia, siya ay malulugi. Malalaman natin kung anong pagkalugi ang ating mararanasan sa harapan ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia, mayroong mapapahiya. Siya ay maliligtas ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Kung paano pong si Lot ay umalis sa Sodoma at Gomora na walang anumang dala noong sila'y sinunog at naging abo, magkakaroon ng kahiya-hiya po na kaligtasan. Kaya siyasatin natin nang sigurado ang ating kaligtasan at isaalang-alang ng malalim ang kaluwalhatian ay pinangako ng Panginoon na ibibigay at dapat mabuhay tayo upang maabot ang kaluwalhatian. Dahil sinabi ng Panginoon ang dalawang bagay, ang kaligtasan at kaluwalhatian. At ang kaligtasan at kaluwalhatian, silang pareho. Paano natin sila makukuha? Kapag tayo mapagpakumbaba, makukuha natin sila eh. Balikan natin sa Mateo chapter 18. Mateo chapter 18 verse 3 hanggang 4, babasahin ko po. Sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus ang ganito, ang tao ay makakapasok sa langit kapag siya ay naging tulad ng maliit na bata. Ano ang ibig sabihin ng taong nagiging katulad ng maliit na bata? Verse 4, sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang pagiging tulad ng isang maliit na bata ay pagkakaroon ng mababang pag-iisip, ibig sabihin pagpapakumbaba. Matatanggap ng tao ang kaligtasan kapag siya ay mapagpakumbaba. Gayun din sa kaluwalhatian kapag siya ay mapagpakumbaba. Kaya malinaw na sinasabi ito ng Panginoon. Bakit sinabi ni Jesus ng detalyado sa kanyang mga alagad na ang isang bata ay nasa harapan ng kanyang mga alagad? Dahil ang kanyang mga alagad ay mapagmataas pa. Dalawang beses sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag ako'y pumunta sa Jerusalem, mamamatay ako at muling mabubuhay at magdurusa sa Jerusalem. Ngunit hindi inilagay ng mga alagad ni Jesus ang salitang ito sa kanilang puso. Kapag siya umakyat sa Jerusalem, si Jesus ay magiging hari. At pagkatapos, inisip nila na magkakaroon ng mataas na otoridad. Tapos nagtalo-talo sila sa isa't isa kung sino ang magkakaroon ng mataas na posisyon. Kaya bago yung chapter 18, tingnan naman natin yung chapter 16. Mateo chapter 16. Verse 21. Mula sa panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Kaya mula sa panahong iyon, ibig sabihin nito na hindi pa itinuturo ni Jesus ang tungkol dito. Simula sa panahong iyon, nagsimula na si Jesus magturo. Kailan ang panahong ito? Ito ay nakalagay po sa verse 13. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Philippos. Ang Cesarea Philippos po ay lupain ng mga Hintil. Doon po ay tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tinanong niya yung kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa verse 13, nagtanong siya at ipinahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa Mateo 16 verse 16.
Kaya sumagot si Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya'y kailangan mamatay at muling mabuhay para mangyari ito. At pagkatapos, si Jesus ay bumalik sa Galilea. Ito po yung Mateo chapter 17. Sa verse 22 hanggang 23, habang sila'y nagkakatipon sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay malapit nang ipagkanulo sa kamay ng mga tao. Siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y labis na nalungkot. Nagsalita si Jesus sa ikalawang pagkakataon tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At sa verse 24, pagdating nila sa Capernaum, nang si Jesus ay nagtungo sa Capernaum, at sa chapter 20, nagsalitang muli si Jesus tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay bago umahon patungo sa Jerusalem. Patuloy na sinasabi ni Jesus ang tungkol sa paghihirap at kamatayan. Subalit, iniisip nitong mga alagad na si Jesus ay isang political messiah. At sila'y nagtalo-talo kung sino ang pinakadakila ngayon sa kanila. Kaya nga, sa chapter 18 verse 1, sinabi doon ng oras na iyon. Ito ay noong sila ay nasa Capernaum na. Ang kaparehas ng salitang ito ay nakatala din sa Marcos chapter 9, maging sa Lucas chapter 9. Tingnan po natin sa Marcos chapter 9. Marcos chapter 9. Verse 33 hanggang 37. Verse 33 hanggang 37. Nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Hanggang dito po. Nakarating sila sa Capernaum. Dumating si Jesus mula sa Cesarea Philippos patungo ng Capernaum sa Galilea. Kaya lalo na po ang mga nilalaman ng Mateo chapter 18 ay nakatala noong si Jesus ay nasa bahay sa Capernaum. Gayunpaman, ang mga nilalaman na hindi nakatala sa mga nilalaman ng Mateo chapter 18, ang mga ito po ay nakatala sa Ebanghelyo ni Marcos. Ito ay ang pagtatalo ng mga alagad sa isa't isa sa daan tungkol sa kung sino ang pinakadakila doon sa langit. Bakit patuloy na sinasabi ni Jesus na dapat tayo magpakumbaba? Ang pangunahing katangian po ng tao ay ang itaas ang kanyang sarili. Nais ng bawat isa na nagmula kay Adan na itaas ang kanyang sarili. Yan ay likas sa tao. Ito ang pangunahing katangian ng taong nagkasala. Kahit na ang mga naligtas ay nais na itaas ang kanilang sarili. Kaya si Jesus ay patuloy na nagsasalita tungkol sa pagpapakumbaba. Kaya ang mahalagang verse dito ay verse 35. Siya umupo, tinawag ang 12 sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Ang mga gusto maging una sa kaharian ng langit at makatanggap ng dakilang kaluwalhatian ay dapat na maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Ang taong ito ay maaaring maging una sa langit. Ibinabang lubos ni Jesus ang kanyang sarili sa mundong ito. Iniwan ni Jesus ang trono ng kaluwalhatian at naparito sa mundong ito. Nang siya ay dumating sa mundong ito, siya ay isinilang sa isang pamilya ng karpintero. Ang pinakamalakas na bansa noong panahong iyon ay ang imperyo ng Roma. Si Jesus ay hindi pinanganak sa pamilya ng isang Romanong emperador, ngunit sa isang mahirap na pamilya ng karpintero at nabuhay si Jesus ng 33 years at naging pinakahamak doon sa krus. Kaya itinaas siya ng Diyos. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. At siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan sa Philippos chapter 2 verse 9. Ang larawang ito ni Jesus ay nagtuturo sa atin kung saan tayo na mga naligtas ay dapat na makarating. Ito po ang itinuturo ng larawan na ito. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit kaysa lahat ng pangalan. Brothers and sisters,
Ang tagumpay o kabiguan ng buhay pananampalataya ay nakadepende kung tayo'y magpapakababa sa ating sarili o tayo o tatayo tayo na nagmamataas. Ang pundasyon ng kaligtasan, ang pundasyon ng buhay pananampalataya, ang pundasyon upang makamit ang kaluwalhatian, at lahat ng pundasyon ng buhay ay kapakumbabaan. Ang mga nagpapakababa ay mga ligtas. Ang mga nagpapakababa ay sila rin pong dakila sa langit. Ang kapakumbabaan ay lumulutas ng problema, subalit ang maging arrogante ay dahilan ng mga problema. Bakit ba ang mga tao ay hindi makakapunta sa langit? Ang dahilan ay dahil itinataas nila ang kanilang sarili. Gaya po ng tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa mababang lugar, ang biyaya at ang ebanghelyo ng Panginoon ay tumutungo sa mga nagpapakababa. Sa mga nagmamataas sa kanilang sarili ay hindi kailanman maunawaan, hindi po nila kailanman maunawaan ang ebanghelyo. Hindi po nila kailanman maunawaan ang ebanghelyo dahil sila ay hindi nagpapakumbaba, kundi nagmamataas ng kanilang sarili. Kaya nga sa mga awit 116 verse 6, iniingatan ng Panginoon ang mga taong karaniwan. Ako'y naibaba at iniligtas niya ako. Iniingatan ng Panginoon ang mga taong karaniwan. Nangangahulugan na ang isang tao na umamin na siya ay karaniwan. Ang tao ay orihinal na hangal at masama. Dapat nating tanggapin na nang may kababaan ng loob yung bagay po na ito. Iniligtas at iniingatan ng Diyos ang mga umaamin ng ganito. Gayon pa man, kung itataas ng isang tao ang kanyang sarili nang hindi inaamin ang kanyang kahangalan at pagiging karaniwan, hindi siya maliligtas. Ang pagpapakumbaba sa sarili ay nangangahulugan ng pagkilala na ang katwiran ng tao ay walang magagawa para makapunta sa langit. Nangangahulugan ito ng pagtanggap ng katwiran ng Diyos. Ito ay hindi lamang pagpapababa sa sarili. Dapat nating buong kababa ang loob na aminin na ang ating katwiran ay walang magagawa upang tayo ay makapunta sa langit. Dapat nating buong kababa ang loob na tanggapin ang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa kasalanan, at dahil sa kasalanan iyon ay hahatulan tayo at mapupunta tayo sa impyerno. Ang isang tao na kumikilala sa katotohanan ito, siya ay maaari niyang tanggapin ang katwiran ng Diyos. Bakit napakahirap para sa mga tao na maligtas sa atin pong panahon? Habang ang mga tao ay lalong nagiging mapagmataas at itinataas ang kanilang mga sarili, lalo lang pong nagiging mahirap para sa kanila ang maligtas. Kaya napakahirap para sa mga tao na maligtas sa ating panahon ngayon. Napakahirap. Sa Roma chapter 10 verse 2 hanggang 3, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sila po ay may sigasig para sa Diyos, subalit sila ay walang kaalaman. Sila ay walang kaalaman sa katwiran ng Diyos, kaya sila ay nagpapagalo upang itayo ang sarili nilang katwiran, at bilang resulta ay hindi nila matanggap ang katwiran ng Diyos. Kaya sa huli, sila ay mapupunta sa impyerno kahit na sila ay labis na nagpagal na maglingkod sa Diyos. Subalit siya na nagpapakababa na tulad ng maliit na bata ay maaari pong maligtas. Tingnan po natin sa Biblia sa Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11, verse 25 hanggang verse 26, basahin po natin. Mateo 11, verse 25 hanggang 26, nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban." Kailan ang pagkatapos? Alin ang simula dito? Kung titingnan po ninyo ang mga naunang talata mula sa verse 20 hanggang 24, gumawa ng maraming himala si Jesus sa Korazin, sa Bethsaida, sa Kapernaum, at maging sa palibot ng Galilea. Subalit,
ang mga tao sa Korazin, Bethsaida at Capernaum, hindi nila ito tinanggap. Dahil sila ay mga mapagmataas. Kaya nga, kahabag-habag ka Korazin, kahabag-habag ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga makapangyarihang ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit, sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa sa inyo. Sa araw po ng paghuhukom, kayo tatanggap ng mas mabigat na kahatulan kaysa mga tao ng Tiro at Sidon. At tungkol naman sa Korazin, ikaw, Capernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades? Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, na natili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. Ano po ang problema ng mga tao sa Korazin, Bethsaida at Capernaum? Itinataas nila ang kanilang mga sarili. Sila ay mga arrogante. At dahil sila ay arrogante, kahit ang Panginoon ay magsalita, at ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, kahit na nakita nila ang mga salita at kapangyarihan ng Panginoon, hindi nila nakilala na si Jesus ang Mesiyas dahil sila ay mga arrogante. Pagkatapos, itong binanggit ni Jesus, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinhayag sa mga sanggol. Itinatago ng Diyos ang katotohanan sa mga pantas at matalino. Ang biyaya po ng Ebanghelyo at ang katotohanan ng kaligtasan ay dumarating sa kanila na ibinababa ang sarili katulad sa sanggol. Kaya nga, brothers and sisters, ang Diyos ay nananahan sa dalawang lugar. Unang lugar ay sa mataas at banal na dako. Ikalawa ay nananahan sa mapagpakumbabang puso. Wala ang Diyos sa mapagmataas, kaya sa Isaiah 57:15, ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa matataas at banal na dako at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob upang buhay ng loob na mapagpakumbaba at upang buhay ng puso ng may pagsisisi. Kaya dalawang lugar, tama po? Sa mataas at banal na dako at isa pa, sinasabi niya na siya'y nananahan sa may pagsisisi at mapagpakumbabang kalooban. Ang Panginoon ay kasama ng taong mapagpakumbaba at naghahayag ng gawain ng kaligtasan sa tao po na iyon. Kung ang sino man sa atin ay hindi nakakakuha ng kaligtasan kahit patuloy na nakikinig sa salita, dapat niyang pag-isipang mabuti kung itinataas niya ang kanyang sarili. Kailangan natin pag-isipang mabuti ang tungkol dito. Bakit ang biyaya ng kaligtasan ay hindi natutupad sa akin? Bakit ang biyaya ng kaligtasan ay hindi natutupad sa akin? Ang pinakamalaking dahilan nito ay maaaring pagmamataas, kaya dapat tayong magpakumbaba para sa kaligtasan. Ako ay isang makasalanan sa harap ng Diyos at ako ay isang taong pupunta sa impyerno upang hatulan. At ang katwiran ay walang magagawa upang ako'y makapunta sa langit. Ngunit ang katwiran lamang ng Diyos, ang inihanda ng Diyos upang ang mga tao ay makapunta sa langit. Na tinubos na ni Yeso Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na kasalanan. At lahat ng ating kasalanan dahil mahal niya tayo. Kailangan mo lang magsisi at maniwala sa katwiran ng Diyos. Ngunit kailangan mong suriin ang iyong sarili kung sinusubukan mong pumunta sa langit sa iyong sariling paraan sa halip na magsisi at maniwala. At tungkol din sa usapin ng pagkakamit ng kaluwalhatian sa langit, sa huli ay kailangan nating magpakumbaba. Ang pundasyon ng kaligtasan ay pagpapakumbaba din. At ang pundasyon ng pagtanggap ng malaking gantimpala sa langit ay pagpapakumbaba din. Ang pagpapakumbaba ay ang batayan ng lahat sa ating buhay. Sa Mateo chapter 18, sinasabi na yung ng Mateo chapter 18 na maaaring may paliwanag sa pamamagitan ng dalawang bagay po na ito. Pagpapakumbaba upang ibaba ang sarili at pagmamataas upang itaas ang sarili. Balikan po natin muli yung Mateo chapter 18. Mateo chapter 18, verse 3 at 4 ay nagsasabi ng dalawang bagay, kaligtasan at kaluwalhatian. At ngayon sa verse 5, basahin po natin ang sabay-sabay, verse 5. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Mga kapatid, ang pagtanggap sa mga bata ay posible sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sino ang magpapabaya sa mga bata? Sino ang makikitungo sa kanila ng walang ingat? Siya ay isang tao mapagmataas. Hindi kailanman paahalagahan ng taong mapagmataas ang isang bata. Kung papakumbabain mo ang iyong puso, makikita mo ang mababang tao.
Kung ibababa mo ang iyong puso, makikita mo ang mga hamak. Kung ibababa mo ang iyong puso, makikita mo ang mga mahirap na tao. Makikita mo. Kaya nga sa unang Samuel chapter 13, nang si David ay nakatira sa rehiyon ng mga Filisteo kasama ang kanyang pamilya at 400 na tauhan, siya'y umalis sandali at bumalik. Kinuha ni Amalek ang iba pa niyang pamilya. Si David ay umasa sa Diyos at ngayon, kailangan niyang habulin ang mga Amalekita at pumunta sa kanila. Kaya hinabol niya sila. Ngunit habang hinahabol niya, nakita niya ang isang Ehipsyo na nakahiga. Kinuha niya ang isa sa mga Ehipsyo at binigyan niya ng tubig at tinapay upang pagalingin siya. At dahil doon, maaaring mapuntahan ni David at mahanap silang lahat dahil alam ng Ehipsyo kung nasaan ang mga Amalekita. Kaya sa digmaang ito, sa isang biglaang sitwasyon na kailangang hanapin ni David ang kanyang pamilya, nakita niya ang Ehipsyo, isang bumagsak na Ehipsyo, isang taong hindi mapapansin. Kung ipagpapakumbaba mo lang ang iyong puso, makikita mo ang maliliit, ang mahihina at ang mahihirap. Ngunit, kung itataas mo ang iyong puso, hindi mo sila makikita. At pumunta si David sa lugar ng mga Amalekita at binawi ang lahat. Ngunit, 200 katao ang pagod na pagod at kanilang binantayan ang mga bagay doon sa batis ng Besor. Dinala ni David ang natitirang 400 katao at nilabanan si Amalek at nabawi ang lahat. Kaya sa mga tao nakipagdigma, sinabi ng masasamang tao at mga taong mababang uri, kami ay nagdusa hanggang mamatay para sa digmaan. Kaya kunin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag natin bigyan ng bahagi ang mga naiwan sa batis ng Besor. Kaya sinabi ni David, huwag ninyong gagawin ang gayon. Yung mga napagod at nanatili sa batis ng Besor, hindi totoo na hindi nila ginawa. Hindi nila magawa dahil pagod na sila. Lahat ay bibigay ng pare-parehong bahagi. Kaya mula noon, ginawa niya iyon na isang tuntunin at batas para sa Israel. Dahil pinakumbaba ni David ang kanyang puso, naintindihan niya ang mga kalagayan ng mga taong nahihirapan at nagdurusa. Sa church school, high school, elementary school, kindergarten, yung mga teachers na nagtuturo sa mga batang ito, pinagpapakumbaba nila ang kanilang mga puso. At dahil nagpapakumbaba sila, matatanggap nila ang mga batang iyon na may mainit na puso bawat linggo. Kung hindi nila ipagpapakumbaba ang kanilang puso, paano nila matutulungan ang mga batang iyon at talagang magsisikap na itanim ang salita ng Diyos at ang Ebanghelyo sa kanila? At kabilang sa mga church school na iyon, mayroong isang class na tinatawag na Grace Class. Ang Grace Class ay isang class na nangangalaga sa mga espesyal na bata. Sa mga espesyal na bata na may kapansanan. Ang mga teacher po na ito ay talagang nakikibaka at nagsusumika para sa mga batang may kapansanan. Ngunit handa nilang turuan at tulungan ang mga batang iyon. Dahil ang gayong mga tao ay mapagpakumbaba ng kanilang puso, magagawa nila ang gayong bagay ng tuloy-tuloy. Kung patataasin mo ang iyong puso, hindi mo magagawa iyon. Kaya dapat nating malaman na may ganitong tao na nakakaunawa at tumutulong sa iba at binibigyang pansin ng iba. Magmula verse 6 hanggang 9 naman tinutukoy nito kung ano ang nagiging sanhi ng pagkatisod ng mga tao. Babasahin ko po 6 to 9. Ngunit sino mang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat, kahabag-habagan sa libutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating, ngunit kahabag-habag ang taong pagmumula ng batong katitisuran. Kaya't kung ang kamay mo ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo na pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na maitapon sa apoy na walang katapusan. At kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata kaysa dalawang mata na maitapon sa impyerno ng apoy. Ilang beses binabanggit po dito ang salitang katitisuran. Sino mang naglalagay ng batong katitisuran? Gayun din sa talatang 7, sa mga batong katitisuran, ang pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ito'y mga salita tungkol sa pagkakasala.
Bakit may pagkatisod? May pagkakasala dahil sa pagmamataas ng puso. Kaya nga mga kapatid, kung itinataas mo ang iyong puso, nagiging makasarili ka. Nagdudulot ka ng problema sa iba at nakakasakit sa iba. Mga kapatid, si Satanas ay naging mapagmataas sa kanyang sarili at nakasakit ng maraming tao hanggang ngayon. At nakakasakit pa rin hanggang ngayon. Ang mga mapagmataas na sumusunod kay Satanas ay nagdudulot ng mga problema at nakakasakit sila sa iba. Ang pagkakasala dito ay tumutukoy sa pagkakasala sa pananampalataya. Matapang o malakas ang loob ng taong mayabang kahit nakagawa siya ng krimen o kasalanan. Ang mapagmataas na tao ay walang pag-aalinlangan sa paggawa ng mga bagay na nagdudulot ng gulo at nagiging dahilan ng pagkatisod ng iba. Ang dahilan kung bakit sila natitisod sa iba ay dahil sila ay mayabang din. Sino ang hindi makakasakit sa iba? Ang mga nagpapababa ng kanilang puso ay hindi makakasakit sa iba. Ano kaya ang mangyayari kung pagpapakumbabain natin ang ating puso? Kung pagpapakumbabain natin ang ating puso, kikilos tayo ayon sa ating natututunan sa Biblia. At ang tamang landas ng ating buhay pananampalataya ay magagawang nakasentro sa Diyos, nakasentro sa kapwa at sa huli, ikaw, sa iyo. Una ang Diyos, tama po ba? At kasunod ay ang kapwa. At huli ay ako mismo. Yan ang pagkakasunod-sunod ng kaayusan para sa isang taong may mapagpakumbabang puso. Kaya mga kapatid, sinabi ni Pablo sa 1 Corinto chapter 15 sa verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Kaya nga sinabi niya sa verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Sa biyaya ng Diyos. At bagaman nagpagal ng husto si Pablo kasama ng iba pang mga apostol, sinabi niyang nagpagal siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili. At sinabi niya sa Efeso 3 verse 8, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Sa 1 Timoteo chapter 1:15, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pangunahin sa mga makasalanan. Lubusang nagpakababa si Pablo. Tama ang kaayusan dahil nagpakumbaba siya. Kung titingnan po natin sa 1 Corinto chapter 10 verse 31 hanggang 33, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom mo anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang una ay ang Diyos. Tama po ba? Sa verse 32 hanggang 33, huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa iglesia ng Diyos. Kung paano sinisikap ko makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila ay maligtas. Kaya naging ganito, una Diyos, pangalawa kapwa at pangatlo'y ako. Unang iniisip ang iba at may konsiderasyon ang mga nagpapakababa ng kanilang puso. Kaya hindi sila nakakasakit ng iba. Dahil ang mga nagpapakumbaba ng kanilang puso ay kumikilos ayon sa prinsipyo ng pag-ibig. Ang isang taong kumikilos ayon sa prinsipyo ng pag-ibig ay hindi magiging sanhi ng pagkatisod ng iba. Hindi po ba? Kaya kung titingnan po natin sa 1 Corinto chapter 8, sa verse 12 hanggang 13, sinasabi dito, Kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat sa kanilang mahinang budhi ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Baka isipin nila, pwedeng kumain ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Pero sinasabi rito, kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Upang magkaroon ng konsiderasyon sa isang kapatid, upang maging mapagpigil sa sarili alang-alang sa isang kapatid. Malino na sinasabi na kung magagawa mong matisod ang isang kapatid, ito'y kasalanan laban kay Kristo. Kaya kung pagpapakumbabain mo ang iyong puso, iniisip mo muna ang iba, isinasaalang-alang ang iba, at kikilos ayon sa prinsipyo ng pag-ibig. Tama po ba? At masakit kapag may natitisod. Kaya kung titingnan po ninyo sa 2 Corinto, sa chapter 11, sa verse 29, sino ang mahina at ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod at ako'y di nag-iinit? Nagkaroon ng problema sa iglesia ng Corinto sa pagkain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Sa palengke, sila bumibili at kumakain ng pagkaing inihandog sa isang Diyos-Diyosan. Pero mahirap talagang malaman kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyosan
o hindi. Gayunpaman, kung ikaw ay uupo sa bahay ng isang Diyos-Diyosan, kumakain ng karne ng buong tapang, kahit na ito'y hindi isang handog na dinala sa isang Diyos-Diyosan, kung nakita ito ng isang mahinang kapatid, maaaring matisod ang kanilang pananampalataya. Yan ang normal na pag-iisip ng mga taong nagpapakababa ng kanilang puso. Ibig sabihin, kung pinagmamataas ninyo ang inyong puso, natitisod ninyo ang iba. At kung nagpapakumbaba kayo, ang puso ninyo ay maaari ninyong maiwasan mula sa pagkatisod ng iba. Sa Mateo chapter 18 verse 10, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Isa man sa maliliit na ito, ang kanilang mga anghel, ang maliliit, dito'y tumutukoy sa mga mananampalataya. Sino ang humahamak sa mga kapatid na mananampalataya? Ang mapagmataas na tao ay ang humahamak sa kanila. Madaling hatulan ng tao mapagmataas ang mga kapatid. Kaya kung titingnan po ninyo sa Roma chapter 14 verse 10, at ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Nagsasalita sila ng hindi nag-iisip tungkol sa mga kapatid at walang ingat na humahatol tungkol sa mga kapatid. Kung hindi malinaw kung ano ang iyong nakita at narinig, pero wala kayong ingat na humahatol sa nalalaman ninyo sa pamamagitan ng iba, hindi talaga ito tama kung kayo walang ingat na humahatol o magsasalita ng walang ingat. Patunay po yan ng pagmamataas. Isang dakilang kasalanan ng husgahan ng iyong kapatid at hinahamak siya, ito po ay patunay ng pagmamataas. Walang alinlangang igagalang ng isang mapagpakumbabang kapatid ang kanyang mga brothers and sisters. Kaya sa mga awit sa chapter 16 verse 3, tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Sinasabi na ang banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sino ang nagpahayag ng gayon? Si David. Si David ang nagpahayag ng ganoon. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Kaya mga kapatid, sa mundong ito, ang mga banal ay hindi nauunawaan ng mga hindi mananampalataya. Inuusig ng mga hindi mananampalataya. Kung minsan ay inaapi ng mga hindi mananampalataya, dumaranas ng kawalan ng katarungan, dumaranas ng maraming paghihirap dahil sa pananampalataya. Gayunpaman, sa mundong ito, kung saan mayroong mga hindi mananampalataya, kakaunti lamang ang mananampalataya at kakaunti lamang ang mga taong tunay na naligtas. Kung ang taong ligtas ay hindi makikilala ng taong ligtas, sino ang makakakilala sa kanila? Dapat maging mga aliw ng mga ligtas ang isa't isa. Ang mga naligtas ay dapat na maging mga taong umaaliw, humihikaya, tumutulong sa isa't isa. Gayunpaman, kung hinahamak mo ang iyong mga kapatid, hinuhusgahan sila, ito ay malaking kasalanan. Ito'y dahil mapagmataas ka. At dito po mula verse 12 hanggang 14, ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan nito, niya ito ay katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito nang higit kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Mga kapatid, sino po ang maaawa at maahabag para sa isang nawawalang tupa? At sa isang tao na hindi mananampalataya? Yung mga mapagpakumbaba po. Ang Diyos ay tunay na mapagpakumbaba. Dahil ang Diyos ay mapagpakumbaba, iniwan niya ang trono ng kaluwalhatian sa langit, bumaba sa lupa sa anyo ng laman, at ibinaba ang kanyang sarili maging hanggang sa krus. Bakit po? Upang iligtas ang isang nawawalang tupa. Upang iligtas ako at ikaw. Sinabi po dito, kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito'y mapahamak. Mga kapatid, kung may mga tao sa inyong pamilya na hindi paligtas at ayos lang sa iyo ito, iniisip mo na dahil marami namang tao ang naligtas na, ayos lang kahit na hindi sila maligtas, ito po'y katunayan na ikaw ay mapagmalaki. Kapag may miyembro ng pamilya na hindi paligtas, nakakapanlumo po ito. Mayroong kabigatan sa puso.
may bahagi tungkol sa kung paano maililigtas ang mga kapamilya na iyon. Kahit na ang impyerno, kahit na ang miyembro ng pamilyang iyon ay matigas ang ulo na umuusig at sumasalungat sa kanila, ang katotohanan na sila ay buhay pa ay nangangahulugang mayroon pang pagkakataon. Ang pag-evangelize sa pamilyang iyon ay ating responsibilidad at misyon. Posible po para sa atin na makaramdam ng awa at habag sa bawat tao kung ipagpapakumbaba natin ang ating mga puso. Kaya nga mga kapatid, pag-isipan po ninyo ito, paano ko hahayaan lang ito kung pag-iisipan ko ng malalim ang tungkol sa aking minamahal na magulang, minamahal na mga kapatid, na mapupunta sila sa walang hanggang impyerno at magdurusa doon sa impyerno sa kabilang buhay. Kung ibababa po ninyo ang inyong puso, maiisip po ninyo ang tungkol sa impyerno. Kung ibababa ninyo ang inyong puso, makakaramdam kayo ng awa. Ang makaramdam po ng awa sa nawawalang tupa ay posible kung ikaw ay mapagpakumbaba. Kung itataas ninyo ang inyong puso, hindi kayo makakaramdam ng awa. Meron tayong mga Bible seminars. Ang mga nawawalang katrabaho sa paligid natin, ang ating mga kaibigan sa paligid natin, at ang ating pamilya sa paligid natin ay ang mga nawawalang tupa. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay hindi pa dumarating dito sa mundo kaagad at ngayon ay naaantala, ay marahil ang Diyos ay nagbibigay pa sa maraming tao ng pagkakataon na maligtas. Dapat magkaisa ang ating mga puso sa pamamagitan po ng ating mga Bible seminars. Dapat tayong mahabag sa mga kaluluwa at mag-evangelize. At mula verse 15 hanggang 20, verses 15 hanggang 20, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka ng isa pa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay iyong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay iyong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ang nilalaman nito ay tumutukoy doon sa mga naging pampaalsa sa iglesia. Ito ay yung mga gumagawa ng kasalanan na may kinalaman sa church. Ito ay tungkol sa ilabas ang nagkasala sa church. Kaya, kung ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, ang taong nakakaalam nito ay pupunta sa kanya at papayuhan siya. At kung hindi siya makinig, dalawa o tatlong tao ang pupunta at magpapatotoo at sa sinabi niya. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ituring mo siya bilang hintil at maniningil ng buwis. Ano ang kahulugan po nito? Ibig sabihin nito, ituring silang gaya ng hindi mananampalataya at paalisin po sila. Ang iglesia ay pinagkatiwalaan ng pamamahala. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay iyong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay iyong kakalagan sa langit. Ano ang kahulugan nito? Ang Panginoon, siya ang ulo ng church. Kung ang church ay nagdidesisyon ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ganoon, ayos po ito sa Diyos. Ang church ay pinagkatiwalaan ng pamamahala. Bakit may mga taong inaalis mula sa church? Dahil ang kanilang mga puso ay mapagmataas. Sapagkat tinataas nila ang kanilang mga puso. Nakakapasok sila na may mga maling doktrina. At dahil itinataas nila ang kanilang mga puso, hindi sila nagsisisi kahit na nakagawa sila ng malaking moral na kasalanan. Maraming kaso ng mga tao nakapasok na may maling turo ang nakatala sa Biblia. Ang iglesia ng Galacia ay nagkaroon ng maling kaisipan na kailangan mong sundin ang kautusan. At hindi lamang biyaya, ito po ay dapat na ito yung sabi nila magpatuli bilang kondisyon para sa kaligtasan. At ang iglesia ng Corinto ay nagkaroon ng malaking kasalanan na tinatawag na pakikiapid, at hindi sila nagsisi. Sinabi ng Biblia sa 1 Corinto chapter 5 na alisin sila. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema ay dahil nagmataas sila. Mababaw ang tingin nila sa church dahil nagmamataas ang kanilang puso.
dahil nagmamataas ang kanilang puso, hindi sila natakot sa church. Ang iglesia ay kung saan ang ulo ay ang Panginoon. Ang Panginoon na nananahan sa iglesia, sino makakapanatili sa iglesia? Maging konektado sa iglesia, makiisa sa mga bahagi ng iglesia at sumunod at pasakop sa Panginoon na siyang ulo ng iglesia, sino makakagawa? Sila po na ibinababa ang kanyang puso. Ang tao na may pakikiisa sa iba, kaya sa simula ng sermon, binabasa natin yung Filipos chapter 2 bilang pangunahing talata. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa. At may isa lamang pag-iisip, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan, pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Kung itinuturing natin na ang iba ay higit na mabuti kaysa ating sarili at ibinababa ang ating puso, tayo ay magkakaisa. Kung ibinababa natin ang ating mga puso, pinahahalagahan natin ang church. Gayunman, kung itinataas natin ang ating mga puso, hindi natin iniingatan ang church. Nagkasalita tungkol sa church ng walang ingat at magdudulot ng maraming problema sa iglesia. Kaya nga sa 1 Corinto chapter 3 verse 16 hanggang 17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba ng templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ang templo ay nangangahulugan na iglesia. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong iyon, ito'y gigibain ng Diyos. Ang mga hindi naligtas ay mawawasak, gigibain. Ang mga naligtas naman ay hindi na mapupunta sa impyerno ngunit parurusahan sila ng Diyos. Kaya nga, sa 1 Corinto chapter 11, sa sinaunang iglesia, nagdadala sila ng kanilang sariling pagkain at kinakain ito gayunman, ang isang mayaman ay unang kumakain at pagkain ng pagkain at umiinom ng alak, kaya siya ay nalasing. Sino ba ito ng Biblia? Sabi po sa 1 Corinto 11 verse 22, o hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagmamalaki sa kanyang puso, ang mahalagang bagay na dapat tinitingnan ay hindi nagiging mahalaga. Kapag ibinababa ng isang tao ang kanyang puso, ang iglesia at ang mga banal ay nagiging mahalaga. Bawat isa na tinakpan ang dugo ng Panginoon ay mahalagang banal. Gaano po kahalaga ang mga banal na maihina? Sapagkat kapag nagtungo tayo sa harapan ng Panginoon, tayo magiging isang pamilya magpakailanman. At mula sa verse 21 hanggang 35 ay patungkol sa pagpapatawad. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 34 hanggang 35. At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayun din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Kaya nang si Jesus ay nagsalita o nangaral sa isang bahay sa Kapernaum, nagtanong po si Pedro, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Ang unang bahagi ay tungkol sa mga kasalanan ng church. At ang verse 21 hanggang 35 dito ay tungkol sa kasalanan ng bawat isang kapatid. Kasalanan sa bawat isa. Mayroon po itong kaunting pagkakaiba. Makailang ulit kitang patatawarin? Malawak ang pag-iisip natin at posibleng hanggang tatlong ulit. Ngunit si Pedro ay mas malawak yung pag-iisip. Kaya hanggang pitong ulit daw. Ang puso ni Pedro napakalawak po, pitong ulit eh. Ngunit sinabi ni Jesus, hanggang sa makapitumpong pito. At pagkatapos ay nagbigay ng halimbawa si Jesus. Isang lalaki ang may utang sa kanyang Panginoon ng 10,000 na talento. At ang Panginoon ay pinatawad ang kanyang pagkakautang dahil hindi niya ito kayang bayaran. Ngunit ang lumabas ang lalaki at nakita ang kanyang kapwa-alipin na may utang sa kanyang 100 denaryo at inilagay siya sa bilangguan dahil sa hindi ito nagbayad. Kaya ang mga tao nakakita nito ay sinabi ito sa kanilang Panginoon. Naggalit po yung Panginoon. Pinatawad kita. May utang na 10,000 talento ngunit hindi mo pinatawad ang lalaking may utang sa iyo na 100 denaryo? Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ito po ay salita na itinuturo sa atin. Upang pasimplihin po ito, ang kapatawaran na natanggap natin mula sa Diyos ay gaya ng pagkakaroon ng 10,000 talentong utang na pinatawad. Ito ay gaya ng ang isang brother o sister ay may utang sa akin na 100 denaryo.
Nararapat po ito na ang taong may 10,000 talentong utang na pinatawad ay dapat din magpatawad sa nagkautang ng 100 denaryo. Bakit? Sapagkat ang malalaking kasalanan ay pinatawad, nararapat lang na magpatawad sa maliliit na kasalanan. Mga kapatid, alam niyo po ba kung gaano kalaki ang 10,000 talento? Isang talento ay 6,000 denaryo. Mga kapatid, ang denaryo ay sahod ng isang tao para sa isang araw na trabaho. Hindi ba't ang isang talento ay nagkakahalaga ng 6,000 denaryo? Kaya kung ang isang araw na sahod ay 1,000 piso, ang isang talento ay 6,000,000 piso. Ang 10,000 talento ay 60 billion pesos. Hindi ko ba maintindihan kung paano nagkaroon ng ganito kalaking utang? Kaya niyo po bang intindihin? Paano ka nag-auta ng 60 billion pesos? Ngunit anyway, ang Panginoon ay pinatawad siya. Gayunman, sinabi na ang 100 denaryo ang sahod ng isang manggagawa sa isang araw na pagkatrabaho ay 1 denaryo. Ito po ay sahod sa 100 araw na pagkatrabaho. Subalit, hindi niya mapatawad iyon. Ang pinatawad sa atin ng Diyos ay napakalaki. Hindi po ito matutumbasan. Ngunit ang ginawa sa akin ng mga brothers at sisters ay napakaliliit lamang. Napakaliliit na pagkakamali. Ngunit ang ating mga mata ay nakapikit, hindi natin mapatawad ang maliit na bagay. Bakit hindi mo mapatawad ang pagkakamali ng brothers at sisters? Ito ay dahil mapagmataas ang iyong puso. Ang taong ibinababa ang kanyang puso ay nalalaman na siya ay pinatawad ng Panginoon, kaya siya ay may puso na magpatawad. Dapat natin patawarin ang ating mga brothers and sisters sa kanila pong pagkakamali. Kaya sa Juan 13 verse 34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo ay binibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Tayo inibig ng Panginoon. Hindi ba't natural lamang na hingin sa mga inibig ng Panginoon na ibigin din ang Panginoon? Natural lamang din na hingin sa taong pinatawad na patawarin din ang iba. Mula saan po? Mula sa kaibuturan ng puso. Kaya brothers and sisters, patawarin po ninyo sino mong nakagawa ng anumang kamalian sa inyo ngayon. Tayo ay gaya ng taong pinatawad sa utang na 10,000 talento. Kaya pakiusap din po ninyo, ang punto ng buong nilalaman ng Mateo 18 na ang lahat ng mga problema ay malulutas kung ibababa natin ang ating puso, kung ibababa natin ang ating mga sarili. Kung ibababa ninyo ang inyong sarili, kayo ay maliligtas. Kung ibababa ninyo ang sarili, ang taong yun ay magiging isang dakilang tao sa langit. Ang taong mapagpakumbaba ay pinapahalagahan ng isang bata. Ang taong mapagpakumbaba ay maaaring pigilan ng iba mula sa pagkatisod. Silang ibinababa ang kanilang sarili ay pinapahalagahan ang kanilang brothers at sisters. Siyang mapagpakumbaba ay may habag para sa mga nawawalang kaluluwa. Kapag ibinaba natin ang ating mga sarili, magagawa natin magkaisa at magsama-sama sa loob ng church. Ang pagpapatawad ay posible kapag nagpakumbaba. Kaya ang pagpapakumbaba po ay napakahalaga. Ang pundasyon ng kaligtasan, ang pundasyon ng kaluwalhatian, ang pagpapakumbaba ay ang pundasyon ng lahat ng bagay. Kaya ang Diyos ay mapagpakumbaba. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo 11 verse 29, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. At kapag tayo ay tumayo na sa harapan ng Panginoon, ang taong ibinababa ang kanyang sarili at lumalakad sa landas ng kapakumbabaan, siya ang mauuna. Kaya nga sa Marcos 9:35, kung ang sinuman ay nagnanais na maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Sinusubukan niyo bang maging una? Nais niyo bang pagwagian ng malalaking gantimpala sa langit? Kung gayon, kailangan ninyong maging huli sa lahat ng tao at dapat ninyong paglingkuran ng lahat ng tao. Ito po ay isang kwento sa Wild West sa Amerika. Merong isang karwahe na madalas sinasakyan ng mga tao, at sinasabi na ang karwaheng ito ay merong klase ng mga upuan. Merong first class, second class, at third class, at kung ano-ano pa. Ang mga taong bumili ng first class ticket ay maaaring sumakay sa karwahe anuman ang mangyari mula sa oras na ito ay umalis hanggang sa ito'y dumating. Halimbawa, kahit na ang gulong nito ay matanggal, ay nakaupo lang sila doon. Ang dahilan ay ito'y first class na upuan. Sila naman ay na bumili ng second class na upuan, sinasabi na sila ibababa at titingnan kung ang gulong ay natanggal o kung ang karwahe ay may problema. Subalit ang taong nasa third class na upuan ay kailangan gumawa kasama ng kutsero nagpapatakbo ng karwahe upang ayusin po ang problema. Dahil sila ay nasa third class na upuan. Mga kapatid, may nagsasabi po na mayroong first class believer, second class, at third class na mananampalataya sa church. Hindi ho ba? Ang first class na mananampalataya, ito ay ang taong palaging gusto na tratuhin siya ng maayos. Ang second class na mananampalataya ay sinasabi na, kayo maayos ang ginagawa ninyo sa iba maliban lang sa akin. Ito yung mga taong nagmamasid lang.
At mayroong third class naman na nampalataya. Ito yung mga taong nagsasama-sama, nananalangin ng magkakasama, nagsisikap, nagsasakripisyo ng sama-sama kapag mayroong bagay na ginagawa sa church. Kapag ang first, second, at third class naman na nampalataya ay pumunta sa langit, ito ay mabuti kung sila ay nandoon sa pwesto na gusto nila. Subalit ano ba ang sasabihin ni Jesus? Sabihin ng Panginoon kayong lahat ay umikot. Marahil sasabihin nila, mababago ang ating katayuan at buhay, hindi po ba? Pero pakiusap, tandaan po ninyo ito, na kung tayo ay nagsisikap, nagsasakripisyo, nakikibahagi kapag mayroong mga gawain, ibinababa ang sarili sa kalagitnaan ng mga ito at naglilingkod sa iba, tayo ang magiging una. Ito po ang sinabi ni Jesus. Hanggang dito po muna tayo, tayo po manalangin. Mapagmahal at mahabagin naming Ama Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa pagliligtas sa amin noong kami ay nasa kababaan. Gayun din, habang nabubuhay kami sa nalalabi naming buhay, tulungan mo po kaming magpakumbaba sa aming puso at pamunuan ang aming buhay upang kami ay maging mga mahalagang banal na tatanggap ng papuri, karangalan at kaluwalhatian kapag kami ay tumayo na sa iyong harapan. Tulungan mo po kami na maging taong nagbibigay kaluwalhatian sa iyo sa pamamagitan ng paglakad sa landas ng kapakumbabaan at hindi sa pagmamataas. Nawa, samahan mo po kami, Panginoon, sa Bible Seminar sa buwan ng Mayo at tulungan mo po ang maraming nawawalang kaluluwa at dalhin sila sa landas ng kaligtasan. At gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa gawain ito. Kaya't pakiusap, tulungan mo po kami na makita ang iyong malaking kaluwalhatian o Diyos sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito. Pakiusap, tulungan mo po kami upang ang salita na pinagsaluhan namin sa araw na ito ay maiukit ng malalim sa amin pong puso, isip at kaluluwa upang ito ay maisagawa namin sa amin pong buhay. Umaasa lamang kami sa iyo sa lahat ng bagay. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, na sa amin ay nagligtas. Amen.